Mga ka-taxpayer kong minamahal, welcome po sa araw na to. At sa araw na to ay didiscuss natin, sa masayang araw na ito, didiscuss natin ang bagong plataforma ng Bureau of Internal Revenue. Yes, ang plataforma po ng BIR ngayon, mga ka-taxpayer kong minamahal, sandali lang po, ayusin natin to. BIR, ayan, suspended. Ibig sabihin nun na suspended, all audit. Ayon, sinuspindi po ng BIR ang lahat ho ng investigasyon at mission order. Kung kayo po ay sinusurveillance, yan, surveillance, or tinatax mapping, yan po ay suspendido na po. Hindi po sila pwedeng mag-tax mapping starting today. Ayan. So, magandang balita po yan sa mga nahaharas. Ito po yung BIR. I-discuss po natin. Isa-isa ang nakasulat po dito. Pero bago po yan, gusto ko sanang bigyan kayo ng tip. Ayan, mga ka-taxpayer ko mahal. Tip, 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 tip. Ayan. Inihintay po ninyo ito. Paano ba, sir, ang tamang approach pag kayo ay nakatanggap ng deficiency tax assessment katulad ho nito? Mapapansin nyo, ang kinokolekta ho rito ay 13 million. Ano, napakalaking halaga niyan. At isa pa ho ay ito pa. Magkano kinokolekta? 50 million. Ba, okay. Laki nun, ha? Maabot na 64 million. Ayan. Sir, papaano ko po pag nakatanggap po ako ng deficiency tax assessment, anong una kong gagawin? Simple. Simple. Okay? Divide and conquer. Ganun ho kasi ginagawa ng mga BIR sa mga taxpayer. Divide and conquer. At mamaya, i-discuss ko sa inyo yung bagong magiging batas natin. Yung ease of paying taxes na pinaprocess na ho sa Kongreso at palagay ko ay magiging centerpiece ng ating, hindi ho centerfold, centerpiece ng ating Department of Finance sa pamumuno ho ni Secretary Benjamin Jokno. Ayan. So, ganito ang unang gagawin nyo. Pag meron ho kayong deficiency tax, hahatiin nyo sa dalawa. Divide muna. O, i-divide natin ito. Paano to din i-divide? Ayan. Simple lang. I-divide nyo ng dalawa, sabi ko. Ito ay A. Ito ay B. Ayan. Ngayon, ang gagawin ho natin, pareho naman silang relevant. Kaya lang, siyempre, hindi naman pwedeng pumasok ng sabay sa isang pintuan yung mga dambuhala. Hindi pwedeng yung dalawang elepante sa maliit na pintuan papasok ng sabay. Dapat isa-isa lang. Okay? Ganon din ho sa pag-a-analyze at sa pag-protest ng deficiency tax assessment. Isa-isa lang. So, ano ang una dito? Ang pinaka-importante dito, mga ka-taxpayer kong mahal, yung letter A. Ha? Kasi kung hindi nyo naiintindihan yung letter A, hindi nyo maiintindihan yung letter B. So, ito ho yung first priority, ito ho yung second priority. Ayon. Intindihin mo muna yung words, yan, W, bago yung number, N. Words first, number. At yan po ay makikita ho ninyo sa ating new civil code. Ganon din ho mag-analyze ang ating new civil code. Words prevail over number, sabi ng ating new civil code yan. So pag-a-analyze din sana, kung ginagamit nyo ho yung utak nyo, words prevail over number. Words muna, priority, and then number. So yung mga susunod ko hong tip, pag hawak ho ng mga deficiency tax assessment, makukuha nyo ho yan sa aking video o mabibili ho ninyo sa video ko yung pong mga sagot sa mga ganitong klase ng assessment. For example, meron ho tayong apat na problema rito. 1, 2, 3, 4. So, gumawa ho ako ng video para ho sa specific topic. Pwede ho nyong bilhin ho yun at kayo na ho yung gumawa ng inyong protest. Makakamura ho kayo kesa kunin ho ninyo yung grupo ko. At saka, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, meron na ho tayong mga lawyers.
na ang pangalan ho ng website natin ay taxspecialista.legal. So, ano ho yung sinasabi natin ditong BIR suspend? Ayun. Ito po ay galing ho sa Revenue Memorandum Circular 77-2022. Pwede ho ninyo i-download sa BIR website. Yung aking hong website at saka yung aking mga contact details, telepono at saka email ay makikita ho ninyo mga ka-taxpayer kung mahal dito ho sa taas. Ayan, ito ho. Okay? Number ko ho, telephone number, email at website. Ito ho, pwede ho ninyong kunin, i-download sa BIR website kung hindi ho kayo naniniwala dito sa pinipresent ko. Ang sabi ho dito, mga ka-taxpayer, kung minamahal, suspension by the BIR effective May 30, kahapon. All pending letter of authority as of May 30 and submission of inventory thereafter. Alam po ninyo mga ka-taxpayer kung mahal, ang sinususpende ay all field audit and other field investigation covered by letter of authority and mission order relative to the examination and verification of taxpayer books of accounts, records, and other transactions are hereby suspended under further notice. Ang ibig sabihin nun mga taxpayer kung mahal, kung meron kayong LA, wala pa kayong assessment, huwag na ho kayo mag-alala. Hindi na ho babalik ang BIR official, hindi na ho magkukontinue ng audit kahit sa loob ng opisina nila. Hindi na ho magkukontinue yan. Titigil ho yan. Stop! Yun ibig sabihin. Suspended! Stop! Hindi na ho sila pupunta o tatawag, magte-text sa'yo at sasabihin, oy, kulang yung binigay mo sa akin ng 500,000. Katuloy na nangyari sa Sambuanga. Oy, araw-araw kitang te-text ha? Araw-araw kitang tatawagan, kulang yung binigay mo. Wala na hong ganon. At kung meron kayong 48-hour notice tungkol sa surveillance, tungkol sa tax mapping, hinto ho yan. At kung may problema ho kayo sa tax mapping or surveillance, again, ito ho yung number ko, tawagan ho ninyo. At meron na ho tayong legal services para na ang mahawak ko ay mga tunay tax lawyers. Ayan, ang pangalan ho na ating website na lalabas ay taxspecialista.legal. So mga ka-taxpayer kong mahal, hinto. Kasi may bagong uupong commissioner. Kasi may bagong uupong Secretary of Finance. So tama lang ho yung ginawa ng BIR top management, inihinto para bigyan ho ng pagkakataon yung bagong administrasyon na mag-set ng kanilang policy direction. At speaking of policy direction, dapat ho ninyong maintindihan, mga ka-taxpayer kong mahal. Napakaganda ho nung pinopropose ng ating congressman, si Joey Salceda, ayan, ang pinopropose niya is ease of paying taxes. Actually ho, sinusuportahan ko ho yung ease of paying taxes at meron ho akong ginawang video para sa ease of paying taxes kung mapapansin ho ninyo sa Tax Specialista YouTube channel ko. Ayan po, kung gusto nyong marinig yung aking opinion at makita ho yung bill mismo na ginawa ni Joey Salceda, pumunta ho kayo dyan sa aking video na yan at in-explain ko yung side. Kasi yung ginawa hong yung consolidated na ease of paying taxes ay tingin ko may kulang. Okay? Ako ho ay 35 years na nagpa-practice as tax specialista. Okay? So nakita ko may butas pa rin. Napakaganda eh nung ginawa. So kailangan nating tulungan kung kayo ho ay CPA, accountant na napakatagal na sa ganito hanap buhay, pwede ho nating ngayon na yung pagkakataon na i-air ninyo dito sa aking YouTube, dito sa aking Facebook, ano yung pwede nating idagdag, i-improve dun sa bill. Kailangan marinig yung mga accountants eh. Okay? Ito na yung pagkakataon nyo. Okay mga accountants? I-comment ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari sa ease of paying taxes. Napakaganda ho nung sinasabi ni Joey Salceda rito, Congressman Joey Salceda, hindi na ho yung BIR ang mangongolekta,
Magre-resibo. Tama ho yun. Ang dapat ng BIR ay mag-concentrate na lang sa deficiency investigation and assessment and magkaroon ng ease ang taxpayer in paying taxes. Yun na lang. Tapos pag nagbabayad tayo ng buwis, mas maganda, diretso na sa National Treasury. Okay? Wala nang personal contact sa BIR. At ang website ng BIR, alam nyo namang hindi maganda. Okay? Kailangan ng matinding improvement. Tanggalin na yung pagbabayad ng buwis. Tapos, yung mga reports. Okay? May mga reports na pwedeng i-combine. Bakit pinaghihiwa-hiwalay? Yung withholding tax tsaka VAT, pwede namang i-combine yan. Diba? Yung inventory list, pwede namang ilagay yan sa notes to financial statement. Yung inventory list of use and unused BIR forms, pwedeng ilagay yan sa tawag nito, financial statement. So parang walang, kung ako, ang dami kong pwedeng gawin dyan, na, tsaka tanggalin na sa BIR yung tatlong function. Pag-iwahiwalay, number one, yung rulemaking function nila, hindi dapat yan gumagawa ng rulemaking eh, kasi bias yan, laging favorable sa mga BIR official. Number two, yung judgment. Oo, pagre-render ng judgment sa isang assessment, hindi dapat exclusive sa kanila. Dapat yan committee. Ang member ng committee, BIR, o kaya DOF, tapos Court of Tax Appeals, at saka isa sa Committee on Ways and Means. Yun yung dapat na member. Lalo na sa pagko-compromise ng taxes, is capacity to pay. Sa BIR, yung berdugo, yung nagbigay sa iyo ng problem, yun din na magbibigay sa iyo ng compromise penalty, compromise settlement, hindi maganda. Okay? Mag-concentrate ang BIR sa executive. Yun yung ease of doing business. Kasi right now, ang BIR, tatlo. Combine. Sa yung legislative, sa yung executive, sa rin din yung judicial. Eh, sabi ng batas natin, yung tatlong yun dapat, yung tatlong branches na yun dapat iwahiwalay. So mga ka-taxpayer kong mahal, kina-congratulate ko ho ang paalis yung paalis na mga opisyal ng BIR for suspending the audit. Ayan. So matutuwa nito si Noemi na taga Olongga po. Nakatanggap siya ng 48-hour notice. So suspendedo yan, Noemi, kung nakikinig ka. Nagpapasalamat ako sa pagtitiwala mo at tulungan mo ako, may project tayo ha. Taga Olongga po si Noemi. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.